video na ito na aming pinapakita po sa inyo ay ito yung GDR-01. Ito yung 50 layers na drying rack, no? So 50 layers siya na drying rack, at per layer kaya niyang mag-load ng 2 t-shirts. So overall ay kaya nito mag-load ng 100 pieces na t-shirts. Sa bawat layers natin, meron tayong spacing, so hindi didikit ang tray doon sa print. May spacing support sa magkabilang dulo, at syempre meron din sa gitna, ganoon din sa likod. Kapag nakataas ang tray, ito yung spring na nagtataas sa kanya. Yan, adjustable siya. Kung sakaling lumalambot ang spring, pero sa observation namin ay 4 years na itong drying rack pero hindi pa namin ina-adjust. Make sure lang na kapag hindi ginagamit ay ano siya, naka-relax position ang spring. So dapat ay nakataas siya. Itong mga parts nito ay hindi stainless, no? Hindi siya stainless, pero painted ang pinaka-foundation niya, at galvanized naman ang mga tray. So somehow resistant pa rin sa rust kung gagamitin sa outdoor, no? Ang ginagawa namin kapag hindi sinasadyang nabasa ng ulan sa labas yung rack ay binabanlawan lang, pero mas okay ito sa indoor kung may enough space ka na doon mo ilalagay yung mga tapos na i-print or kung hindi mo ginagamit. Very useful itong rack na to. Hindi mo kailangan maglakad ng maglakad papunta doon sa paghasampayan mo. Pagulungin mo lang malapit sa printing. And ang ginagamit mong floor area para doon sa 2 pieces na t-shirt na naka-horizontal, up to 100 pieces, same floor area lang yung ginagamit mo. Same floor area lang. Ang isa sa disadvantage nitong rack na to, no, ginagamit mo ang rack o hindi, nagko-consume siya ng floor area. Pero ang greatest advantage nito, ma-maximize mo yung air drying time ng print, lalo na sa vinyl and sa mga water-based inks. Hindi mo kailangang alisin agad yung mga nakasampay para lumuwag yung printing area mo. Napakalaki nitong equipment na ito, pero dismantled siya kapag bumili kayo. Kayo na mag-assemble. So ayan ang ating GDR-01 50 layers drying rack, pang 100 pieces na t-shirt.